Hello chicas, it's me again, Shelby, and welcome back to my channel. And for today's video, mag-review tayo ng isa sa mga pinakasikat na drugstore brand dito sa country, sa Pilipinas. Alam ko na most of you know the brand already kasi nakikita natin siya sa malls, kahit sa mga maliliit na malls, meron siya sa online, and even sa mga TV commercials. I am talking about Maybelline New York. Okay, Maybelline New York is, alam naman natin na rival siya ng isang another drugstore brand, which is L'Oreal. Pero mas cheaper ang mga prices ni Maybelline. I have an oily and textured skin. So let us now see and discover if si Maybelline New York Superstay Foundation, ito na product line, will be good enough to cover all my blemishes and to control my skin. Kasi nga, sabi nila sa mga advertisement, diba nakikita natin sa mga advertisement kahit sa Facebook, that Maybelline Superstay Full Coverage Foundation is full coverage. One. So I hope it can cover my impurities, blemishes, saka yung mga texture sa face ko. Second, it claimed to be a 24-hour. Third, oil control or shine-free. So let us see if kaya ba niya ma-control yung oiliness sa face ko, most especially sa T-zone. Tsaka, if okay ba talaga siya sa mga oily skin or oily faces like me. Fourth, it's breathable. Let us see mamaya. Fifth, sweat and sebum resistant. So, parang sa kanina. Then, fade and transfer resistant. Hindi ito na-fade, hindi rin nag-transfer. So, let's see if those 1, 2, 3, 4, 5, 6 claims ni Maybelline Superstay Foundation is totoo talaga. Mamaya makikita natin yan sa verdict. For now, I forgot to mention that Maybelline Superstay Full Coverage Foundation is good for 499 pesos. Each bottle, ang isang bottle is good for 30 ml. Sa mga shops naman, yung stores, hindi tayo mahihirapang bumili nito kasi kahit sa mga malls, marami siya. Sa Maybelline, meron sa mga Watsons. Then, kung medyo, kung ayaw niya ng hassle, meron din naman siya sa mga online shops like Shopee, Lazada, at saka sa mga iba pang online shops. In short, hindi ka mahirap ang maghanap ng foundation ko. So for today's review, para matest natin kung totoo talaga yung claims ni Maybelline, I will be doing half of my face prime. So lalagyan ko siya ng primer, mattifying, tsaka pore eraser, also from Maybelline na brand. Kung anong result, then the other side of my face will be good as bare lang talaga, then foundation agad. So if you notice, I have nothing sa face ko, hindi ko siya nilagyan ng kahit ano, nag-spray lang ako na face mist. My Mario Badesco facial spray with aloe herbs and rose water na mist. So today, so mag-proceed na tayo. So going back sa product, I have here two bottles. Two bottles with different shades. Pumunta muna tayo sa packaging. Ito yung isa. Actually, na-open ko na to. Natanggal ko yung seal niya. Pero bago mong bili, meron siyang parang plastic. Kasi yung dali, tatanggalin lang. Then, packaging, 30
ml, good for 30 ml. Then, glass tong white. And, cover or takip niya is plastic, white plastic. Tsaka, when you open the product, ito, pag tinanggal mo yung takip, meron siyang pump, which is, ito yun na yung mga ginagamit ng mga stores ngayon, mga makeup stores, kasi mas convenient. So, it's a good thing na pump siya, unlike yung older version ng Maybelline. Fit me yata yung na na kailangan mo pang itapon yung product. Ito siya sa front. Sa likod naman, ang listing ng mga ingredients. So, this is, yung hawak ko ngayon is in the shade 220 or natural beige. So, ito yung nakalagay. Full coverage foundation, 24 hour wear, oil control or shine free, breathable and comfortable, sweat and sebum resistant, oil free, doesn't clog pores, fade and transfer resistant. With sa other side, distributor. Bago tayo mag-move on sa review, let us see muna the two shades nga I brought. Kung saan yung mas babagan sa akin. So, madali lang siyang kunin yung product, guys, kasi all you have to do is to pump. I have here pala ganito. Ito yung nilalagyan ko ng foundation. Ano bang tawag ito? Plate? This one is the natural beige or 220. This one is 310 sand beige. Tingnan natin kung anong shade ang mas babagay sa akin. This is natural beige 220. Then the outer one. Kasunod lang sila sa colors. So, this is the lighter one. Then, ang sunod niya na darker shade is this one, sand beige. Okay, so I'm back. So, as you can see, natanggal ko na yung swatch kanina. As what I have mentioned earlier, ang gagawin natin is half of my face. This one, I will be using with mattifying primer and pore eraser. Then the other side, I will put the foundation na wala akong nilagay sa dito na side. Nakakita, no? So let us start with this side left ko. We put in the primers. For the primers, this one, my favorite. Also from Maybelline, the Maybelline Baby Skin Pore Eraser. At lagyan natin ng mattifying primer. So, I will be using, again, for Maybelline, their Master Primer Mattifying Primer. Patuyuin muna natin. Then, let us see kung anong difference ang nabigay na mga primer sa side ng face ko na ito. So, ito yung face, side of my face na nilagyan ng primer. So, kitang-kita niya yung mga blemishes ko.
shine siya. Parang na-cover yung mga, hindi na masyadong malaki yung mga pores ko inside. Pero syempre, hindi naman matatanggal o maka-cover up agad yung mga blemishes ko dito. So okay, so let's start. So ang uunahin kong lalagyan is yung side na may primer. So for this side, gagamitin ko is my BYS sponge. So as you can see, medyo mapuki na siya. Kasi ginagamit ko na talaga ito. Hindi ito bagong ito. Pero bagong wash po itong sponge. I like this one kasi napaka lambot niya. Tsaka madali lang siyang i-wash. Kasi natatanggal agad yung mga residue. Para ilalagyan nyo lang siya ng sabon. So, lagyan na natin ng sabon. Okay, so when putting foundation, mas maganda daw mag-start ka with the middle of your face. So, that will be yung sa nose then, plus spread out siya. Up, pa-up, hindi. Sakto lang yung texture na. And wala siyang amoy, unscented. So, good thing kasi ayoko naman yung mga foundation na meron kasi mga foundation na napakalakas sa ang amoy. So, parang sumasakit yung ilong natin. Then, nag-spread ako ng foundation dito na side. Napakadali niyang i-spread out. Because of its consistency. Then I think breathable naman kasi hindi naman sticky sa face. Tingnan mo, hindi ako nahirapang mag-spread sa product. Then at the same time, nag-spread na siya, hindi rin siya yung parang sticky feeling. Wala siyang sticky. Hindi siya mabigat sa face. So, this is how my face looks like pagkatapos ko siya malagyan ng foundation with primer. So, ito siya. Wow! Na-cover po guys. Na-cover ba yung so, I like how the foundation is maganda yung consistency or yung wala siyang stickiness. Then, hindi rin siya mabigat sa face. Hindi rin siya sobrang liquidy. Pero, at the same time, hindi na yun. Na-cover niya most ng redness dito sa ditong part. Though, nakikita niyo pa rin yung texture. Pero, not light as this one. Ito yung bare face ko. Diba, napaka-red. Pero, syempre, yung dark eyes or eye bags, hindi naman. Basta-basta lang natin yung makakover up. So, so, I think for $499, maganda naman ang result. Then, considering naman masyado madami yung gagamitin ko sa pagkakit ng foundation. Kasi kahit konti amount lang, diba, rin nakaka-cover up niya.
absorb, nakalat, hindi spread out. Pero be careful kasi tulad nito, medyo nagaminan siguro pagkatay. Hindi kasi niya na-absorb, so mas medyo yung same amount of product sa face mo. So medyo nahirapan ako sa pag-spread using the silicone sponge. Lalo na pag textured skin tone. So, di ba, parang dito nakikita ko yung texture sa salamin. Pero I don't know if nakikita nyo ba sa camera. So, tapos na ako maglagay. So, this is how it looks like dito na side na walang nilagay na kahit na anong primer. And also, using a silicone sponge. So, if you notice, parang mas makapal. Pero I used the same amount, ha? Parang mas makapal yung pagkakalagay dito compared with this one. Nonetheless, let's try. I don't know if it is because of the light, pero let's try kung change ang light. Dito na side, mas healthy siyang tingnan. Mas nagustuhan ko itong side kasi mas healthy. Hindi masyadong matte. Compared to this one na parang napaka-dry. Pero, advantage is na-cover talaga niya yung mga blemishes. Compared to this one na nakikita mo pa rin. Pero not entirely. Pero ito, wala talaga. So, pinantay ko lang yung foundation. So, as you notice, medyo hindi na masyadong halata na mas makapal ito. Pinantay ko lang siya. But, as you can see, yung side na hindi natin ilagyan ng primer is meron siyang mga buo-buo. Yung mga dry talaga yung face ko dito na side. Then, pag-spread spread ako ng pinantay ko yung mga foundation sa dito na side. May mga nagbubuo na portion. And kitang-kita talaga o na-emphasize talaga yung texture ng skin ko if hindi ako nag-primer. Compared to this one na parang nadala lang sa shine. Ito, diba? Wala naman ako nakitang problema. Mas madami talaga yung texture yung mga blemishes dito na side. Kaya nakikita pa rin. But overall, mas gusto ko talaga itong side na brown kasi natural na. Natural na parang na-cover siya pero hindi siya mabigat sa face. And hindi halatang makapal na may foundation ka. Compared to this one na napaka-obvious na foundation. O hindi ko to gagalawin, stay as it is. As I finish my entire makeup. Ayan guys, I just finished my makeup. So as you can see, nakapag-bronzer na ako. Contour, blush on, highlight, kilay, eyeshadow, and lipstick. Ito ang side ni foundation or ni Maybelline Superstay na primer na po. Mattifying and pore eraser. Pore eraser. Well, ito. Yan yung side niya. Well, sa kabila na side, ito yung wala akong nilagay na kahit anong primer. Let's see anong mangyayari and ano yung difference between this side, the primer na side na na-primeran and this side, ang side na hindi na-primeran. So far, kakatapos ko pa lang kasi so, konti lang ang difference. So, this one, medyo healthy, fresh skin yung dito. Well, this one, matte siya. But this one, matte ang finish.
sobrang matte dahil kasi siguro na hindi ako nag-primer dito sa side. Pero if feel mo medyo dry or flat ang finish dito, yung hindi na-primer, pwede mo namang lagyan ng highlighter like what I've done this side. So, highlight the same as kabila. If you look into it closely, mas shiny ang dito na side. So, let us see later on kung anong mangyayari after another 3 to 4 hours bubble gum. Okay, bye! Hello! For the update, it's been 4 hours. So, mga 1 o'clock na tayo. Then, nung nag-makeup ako, mga 9, around 9. So, it's around 1 o'clock na yun. So, after 4 hours, ito yung naging resulta ng foundation. So, as you can see, let's get closer. Yung unang nag-oil up is ito yung side na may primer. So far, hindi naman masyadong obvious. Then, ito yung side na walang primer. Tumagal, ang difference lang ng dalawa is medyo ito, medyo parang nag-fade, nag-dark na. Dark na yung side na to. Yung foundation niya. Hindi ako nag, ano guys, na hindi ako nag-retouch. Nag-blot lang ako. Today, one time. Before ako nag-record. Ito yung side na primer. Then ito yung blot. So, nung tumagal yun, na tumagal na after 4 hours, mas nagustuhan ko yung side. Ito. Itong walang so far, yung color niya, yung shade, hindi masyadong nag-change. Unlike this one na may primer na parang feeling ko nag-dark yung shade. Medyo nag-dark compared to this one na parang almost the same lang ang color. Then, sa oiliness, pareha lang sila, hindi masyadong oily. Ang oily talaga is yung sa nose area ko. Ay, hindi pala, mas oily itong side na may primer. I don't know bakit parang mas oily itong side na may primer na nag-apply naman ako kanina na mattifying primer na Maybelline. Tsaka pore eraser. Regarding sa pore eraser, tingnan natin closely. Maganda naman yung pore eraser kasi yung mga blemishes ko dito, as you can see, hindi naman masyado nakikita. Except if mag side view, yan, yung oily ko, yung oil ko dito. Compare this one, diba kanina ito yung sobrang dry. Dry pa rin siya. Yung nag-shine lang ngayon is yung highlight ko. Ito. And yung nose, oh my god, ito yung sa nose. After 4 hours, ito sa, yung side na to, ang walang primer. Parang natanggal na yung foundation, yung product. Ito ba yung fade proof daw. Pero natanggal. Pero yung sa dito, natanggal rin, pero hindi nagbuo-buo kasi may primer siguro, kaya siguro ganun. Pero ito, natanggal, tapos nagbuo-buo itong area. Nagbuo-buo, nag-patch. May mga patches. So, yun ang update natin after 4 hours. So, I will go back mamaya. Let's try this one as good for 8 hours. Ang product natin. Okay. So, hello once again. Oras natin ngayon is past 7 p.m. Last ako nag-update is mga 1 o'clock. And ngayon, it is 7 p.m. And as you can see, tinanggal ko na ang makeup ko. Why? Because naging super oily na siya sa face and I am already home. Kakagaling ko pa kasi sa isang birthday. So, nung pag-uwi ko,
tagal ko na ang makeup ko. So, sorry sa mga impurities sa face. So, let's have our summary sa nangyari. Around 8 o'clock, tayo nag-foundation. Then, nung update sa 1 o'clock, hindi pa siya masyado nag-oil up. But I noticed when it was already 3 o'clock in the afternoon, nandito pa lang ako sa bahay, hindi pa kami lumakad or umalis. Nag-oil up na, most especially yung dito sa T-zone ko. So I have to blot and retouch. Nag-retouch ako konti before going to the birthday. Then, nung nanoti, then yung around 5 p.m. to 6 p.m. grabe na talaga ang oily ng face ko. Kaya I need to blot and retouch every time. So for the overall verdict ni Maybelline Superstay, di ba yung claims nila, it is full coverage, 24-hour wear, oil control or shine-free, breathable, sweat and sebum resistant, oil-free and doesn't clog pores, and lastly, fade and transfer resistant. Let's go to the first link. So, full coverage. So, if you watch earlier, nung paglagay ko ng foundation with or without primer, you can see na full coverage talaga yung foundation. Na-cover na yung mga pimples, yung mga textures, and blemishes dito sa cheeks ko. So, it is a check. So, it is really full coverage. Pumunta tayo sa oil control and shine free. So, oil control siya in the first few hours. Lalo na ako, I have oily face. Maganda talaga yung finish niya. Pero, as tumatagal, yung sa 4 hours okay pa, pero meron na talaga siya mga oiliness, lalo na pag kino-close up mo. Then, for oily face, for oily skin or oily face, I think hindi talaga siya aabot ng 24 hours kahit 12 hours. Depende kung gaano ka-oily ang face mo. Yung sa akin, from 9 o'clock hanggang 5 o'clock. Then yung sa akin, mas na-notice ko na mas nag-oily si dito na part with primer. I don't know why, pero maybe because glowy siya, dewy finish yung dito instead of matte kasi nagamit tayo ng primer. Mas early na natanggal or nag-fade yung foundation with this side rather than this side. So, in relation sa oil control or shine-free, ganun pa rin. So, 9 to 10 hours ang maximum if you have oily skin. Pero, if you have dry to normal skin, maybe aabot ng 24 hours. Maybe. But I think with blots na rin yun, with retouch. Then, breathable. It is really breathable. Hindi siya malapit sa face, hindi siya mabigat. Pero as time passes, if you have oily skin, lalo na pag nararamdaman natin na nag-oily na yung face, doon na siya parang nag-sticky, lalo na pag nag-retouch ka. Kasi yung mga products, nag-build up. So, yung na-notice ko after ko mag-retouch, meron na siyang mga spots, may mga namumuo sa mga linya-linya. Then for the sweat and sebum resistant, it is sweat and sebum resistant and it still varies kung anong skin type mo. For the oily skin, nandun siya, I will give it an average point. Nasa gitna. Not to the extent na hindi talaga siya oil, hindi talaga siya sweat and sebum resistant. Pero, hindi rin siya 100% sweat and sebum resistant. For the oil-free and doesn't clog pores, yes, it is oil-free talaga. Yung texture, we mean the texture and the formula. And hindi siya nag-clog pores. One thing I learned in choosing the foundation kasi that
mas better if si foundation mo is water-based, hindi oil-based. Kasi pag oil-based, yun yung sinasabi nila na mahirap matanggal yung mga residue sa face, kaya nagka-clog sa pores and leading to pimples, blemishes. Kasi hindi siya madaling matanggal. Pero pag water-based lang, after mo mag-cleanser, mag-skincare mo na tatanggal siya kasi water-based lang tsaka breathable. Then the last one, fade and transfer proof. It is fade and transfer proof. Huwag mo lang siguro i-drag if mag-retouch ka or mag-tap lang if retouch. Then for the general idea ng foundation review natin with primer and without primer, I recommend pag may oily skin ka na huwag ka na lang mag-use ni pore eraser. Kasi pag tumatagal, nag-o-oily siya sa face. Kahit sabihin natin na mattifying primer, nawawala yung magic or power na. Kaya masyado siya nag-o-oily. Pero if you intend to wear the foundation short time lang, mas maganda na may primer kasi mas healthy yung glow niya ni skin. Pero kung pang matagalan talaga, I recommend na wearing it bare face kasi mas matte siya, hindi siya masyadong nagsishine. I think for 499 pesos, the Maybelline Superstay Full Coverage Foundation is worth the buy. Kahit oily face or dry to normal skin. So, pag oily face, then gusto mong pangmatagalan, I strongly recommend you to set the foundation. Hindi kasi natin yung ginawa kanina to see the result talaga. Set your face with loose powder or kaya blot more constantly or mag-retouch ka para hindi mag-iba or hindi mag-fade si foundation. So for Maybelline Superstay 24-hour Full Coverage Liquid Foundation, which is being term or sinasabi nila na most long-lasting liquid foundation, I think na nasa 75% siya na most long-lasting liquid foundation for oily skin. Hindi siya talaga 100% kasi kailangan mo pang mag-blot na nakikita pa rin si oiliness niya pag tumatagal. If you happen to like this video, please don't forget to hit the like and subscribe to my channel. Kung meron kayong mga requests or comments, please don't forget to write it in the comment section. Thank you for watching and goodbye.